tuntungan, no, kung bakit ang economic policies nakaasa sa malaking negosyo ayaw sa stimulus spending, credit control, hindi ano yung credit control o reform na gusto nilang ipatupad. In short, gusto nating ipaliwanag na yung crisis natin, dilubyo sa Pilipinas, ay pwede nating iugnay dun sa ilang dekadang pagpapatupad ng mga neoliberal na patakaran sa ating bayan. At gusto rin nating ipaunawa na dahil ito ay isang systematic, deliberate na application ng mga neoliberal na patakaran, kailangan nating hamunin yung kanilang ideological offensive na walang alternative. Na wala tayong pwedeng gawing pagbabago maliban sa kahit na may crisis, kahit na may financial crisis, bailout sa mga bangko ang pwedeng gawin, pero hindi i-overhaul ang sistema. At sana sa ating pag-aaral, ma-appreciate natin yung mga sinusulong na mga konkretong alternatibo. Halimbawa, kung ano ang laman ng KASER, no, na isang social economic reform document. At at the same time, dapat kung gusto nating ipaglaban yung alternative, ipaliwanag natin sa public na dapat talaga yung alternatibo yung ating sinusulong, kasi yung neoliberalismo discredited na siya. In fact, it is outmoded. Ito ay tried and tested failure sa iba't ibang bansa. At ito essentially ay anti-poor, anti-worker, and anti-Filipino, kasi it prevents yung pag-develop ng ating sariling kakayanan, pag-develop ng ating malakas na ekonomiya. Kaya po, masaya tayo na at apalad tayo na ang magbibigay sa atin ng malalim na pagtalakay ng neoliberalismo ay walang iba kundi si Professor Joe Masison. At tama po yung sinabi ni Joy kanina, kamakailan ay binansagan na naman siyang terorista. Hindi na po ito bago para kay Joe, pero kailangan natin itong ihamunin. Dahil gusto nating patunayan na yung aktivismo, yung paghahanap ng alternatibo sa kasalukuyang sistema ay hindi dapat ituring na kriminal o terorismo. At nagpapasalamat tayo sa ikasamang Joma at sa mga kasama na lalahok dito sa ating webinar. At sana ang talakayang ito ay magtulak sa atin para ipagpatuloy yung paghamon dito sa mga neoliberal prescriptions, and at the same time, paglaban para sa alternative na ating sinusulong. So magandang hapon po, pagbati sa lahat. Magandang hapon din. Maraming salamat po, Mong, no, sa pagpapaliwanag sa amin kung ano yung konteksto ng ating talakayan ngayong araw sa webinar na ito. Ngayon naman po, ipapakilala ko muli sa inyo si Ka Jerry o si Jerry Surue, ang second vice chairman ng Lusang Mayo Uno, Metro Manila, bilang ibibigay naman niya sa atin kung ano naman yung kalagayan ng mga manggagawa sa ating bansa. Nga po, Ka Jerry, pakipaliwanag sa atin kung ano po yung kalagayan at hinaharap kalagayan ng mga manggagawa. Okay, ang kalagayan ng mga manggagawa sa gitna ng pandemya, no? Ang nakalikha ng yaman o yung manggagawa at mamamayan Pilipino ng higit na 4 trilyong piso. Sandi. Sige, may get 4 na trillion piso o gross domestic product sa pangalawang kwarto ng taon 2020. Ito ay sa kabila ng laganap na kawalang hanap buhay dulot ng matinding krisis ng labis na produkto at kapital na tinalala pa ng pagkalat ng COVID-19 sa ating bansa. Sa kabilang banda ay patuloy pa din ang pagyaman ng iilang bagamat may bahagyang pagbaba sa tubo dulot ng naturang krisis.
nagkamal ng halos 3 trillion piso nito income ang 50 pinakamayamang pamilya sa Pilipinas o 70% kadubas ng naturang GDP. Upang ipatuloy na isalba ang mga kapitalista ang kanilang mga sarili sa krisis na sila din ang may dika, patuloy na ginagamit ang pandemya upang buwagin ang mga union. Hindi kilalanin ang collective bargaining agreement at bawiin ang iba pang karapatan na dang taon na ipinaglaban ng uri ng magawa. Malawak ang wilawasak ang pwersa sa produksyon, laganap ang tanggalan, sukdulan na pinapababa ang sahod ng manggagawa, pinapatupad ang flexibleng paggawa, dagdag pa ay babawasan ang pamahalaan ng buwis ng mga malalaking kumpanya sa pamamagitan ng panukalang batas ng Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprises na nakakahalaga ng 600 billion kawalan ng kita sa bansa sa susunod na 5 taon. At tiyak na magiging ganansya naman para sa mga lokal na burguesia comprador at malaking dayuhang corporation. Samantala, kaliwat kanan pangungutang ng mga dayuhan sa mga dayuhan ang ginagawa ng regime upang punduan ang proyektong build. Sa kalagayan ito ay pinapanatili ang tunggal, pinapatinding kung tunggalian ng manggagawa at kapitalista. Lalo rin pinapatindi ang panunupel sa karapatan. Tulad ng binabanggit sa kabila ng krisis, ay patuloy ng paglikha ng yaman ng mga manggagawa at namamayan bagamat may pagbagal sa mga nakaraang taon, ay lumago ang ating ekonomiya sa paglipas ng 2 dekada. Ang GDP na lumago ng 170% sa loob ng 19 na taon mula ng 2001 hanggang 2019, samantala ang labor productivity ay nagtala ng 59% na pagtaas mula 2001 hanggang 2018. Sa kabila nito, ang sahod ay misto lang flattening the curve na tumataas lamang ng 6% at walang dagdag na sahod ngayon. Ngayong unang hati ng 2020 ay umabot na sa 8 trilyon ang halaga ng GDP at 208 million na ang labor force. Ngunit mas lalo pang bumaba ang tunay na halaga ng sahod mula 2019 to 2020 kumpara sa nakakabuhay na sahod dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng Pilipinas. Pinaka-apektado dito yung Bicol region dahil yung sweldo doon sa ngayon na minimum wage ay 310 kung saan pinakamababa yung minimum wage. 718 ang agwat sa family living wage na 1,028 kumpara sa tunay na halaga ng sahod sa naturang region. Ang napakalang agwat na ito sa pagitan ng tunay na halaga at nakabubuhay na sahod ay dulot ng patuloy ng pag-iral ng wage rationalization law. Ang batas na higit na nagluluwal ng laksang-laksang reserba ng manggagawa. Nagtitiyak ito ng mga manggagawang palagi ang naghahanap ng trabaho sa lugar na kung saan mas mataas ang minimum na sahod at magiging mas madali para sa kapitalista na baratin ang sahod sapagkat hindi nakabubuhay ang sahod ng mga manggagawa, tiyak din na lalo pang lalala ang krisis ng labis na produkto at kapital na magbubunga ng mas marami pang tanggalan. Kawalan ng trabaho, malaking bilang ng mga manggagawa ang nawalan ng trabaho dulot ng malubhang krisis na lalo pang pinaigting ng pandemya. Bagamat sinabi ng Rehimeng Duterte na unti-unti nang
nakakabalik sa trabaho ang mga manggagawa, nananatili pa rin ang malawak na kawalan ng hanap buhay at inaasahan pang lalaki sa ang bilang nito. Sa datos ng gobyerno, maabot sa 7.3 milyon manggagawa ang nawala ng hanap buhay sa unang kwarto na taong 2020. Pinakamataas sa kasaysayan ng bansa. Nagbibigay ng ilusyon ang bumabagong ekonomiya ng ang mga numerong inilalabas ng pamahalaan. Kamakailan, inanunsyo ng DOLE na 10% na lamang daw ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Ngunit kung susuriin, makikita sa datos na lumalaki ang bilang ng mga manggagawa, self-employed, part-time, at underemployed. Sa kabuuan ay mas mataas ang 1.2 million na nawala ng hanap buhay ngayong dalawang kwarto ng 2020. Kung ikumpara noong 2019, sa kabilang banda, lumaki naman ng higit 1 million ang bilang ng mga manggagawang self-employed ngayong taon kumpara sa kaparehas buwan ng 2019. Lumaki ang bilang ng mga manggagawa sa agrikultura kumpara sa bilang noong 2019. Nananatili naman mas maliit ang bilang ng mga manggagawa sa industriya at serbisyo kumpara sa nakaraang taon. Sa kabila ng paglaki ng bilang ng mga manggagawa sa sektor ng agrikultura, lumalabas na 7 sa bawat 10 ay part-time lamang. Sa industriya naman ay 1.1 milyong manggagawa ang nawala ng full-time na empleo mula noong nakaraang taon. Habang nadagdaga naman ng 653,000 ang part-time sa kasalukuyan. May 2 milyong part-time na manggagawa sa industriya at 48.6% o halos 1 milyon dito ay mula sa subsektor ng manufaktura, habang 935,000 naman ang part-time sa construction. Maraming manggagawa ang napilitang umuwi sa probinsya upang bumalik sa pagtaka. Ang iba naman ay pumasok sa ibang pang-uri ng trabaho tulad ng pagbibinta ng sari-saring produkto sa online man o sa offline. Kaya naman, hindi may tatago na ang paglaki ng bilang ng mga manggagawa, part-time lamang, ang empleo ay dulot ng kawalan ng sapat, kasapat na hanap buhay. Tanggalan sa gitna ng pandemya, matatandaan ibinalita mismo ng DOLE na maaaring umabot pa sa 10 milyong manggagawa ang posibleng mawalan ng trabaho dulot ng pandemya. Mayroong 13,127 na kumpanya ang nagpaabot ng notice sa DOLE na sila ay magsasagawa ng tanggalan na nagresulta ng 225,643 manggagawa na wala ng trabaho. Samantala, 116,471 naman ang kailangan magsara ng pansamantala o di kaya ay magpapatupad ng flexibleng paggawa. Nangangahulugan ito na halos 3.5 milyong manggagawa na lubhang naapektuhan ang hanap buhay. Sa NCR, na itala ang pinakamaraming nawalan ng hanap buhay na may 116,000 plus manggagawa. Sumunod ang Calabarzon na may 38,507 at ang Gitnang Luzon na may 23,824. Samantalang mahigit 600,000 OFW naman ang naitalang nawalan ng trabaho. Ayon sa Avon Foundation, conservative po ba ang mga datos ng gobyerno? Ipinatupad sa maraming paggawa ng flexibleng paggawa sa forma ng compressed work week at pang-eksima, mayroon
mayroong mga kumpanya na ilang araw lamang sa isang linggo ang nagpapapasok ngunit ginagampanan ang isang ng isang manggagawa ang trabaho na pang dalawa o pang tatlo katao. Sa kabila nito, tanging ang araw na pinapasok ng manggagawa ang bayad at ang mga nalalaming araw ay hindi sila pinapapasok at wala rin silang matatanggap sa sahod. Sa makatuwid, walang katiyakan ang tuloy-tuloy na nasa sahod ang mga sa mga panahon na nagliban sa trabaho dulot ng pandemya. Naitala rin ang mga kaso ng sobra-sobrang oras ng pagtatrabaho sa loob ng isang araw. Dagdag pa rito, napasa ilalim sa lockdown ang 64% ng mga micro, small, medium enterprises sa Pilipinas. Nakatumbas ng 3.8 million manggagawa. Sa usapin ng kapasidad, magpatuloy, 52.66% ng mga MSME sa Pilipinas ang tumigil sa operasyon. Mula nang magsimula ang lockdown noong Marso hanggang Abril, humigit kumulang sa 12% ang may limitadong operasyon at 34% ang di nagbabago ng antas sa operasyon. Dulot ng tigil operasyon ang pagbagsak ng kita ng mga MSME. Nasa kalakhan ay binunga ng mahigpit na mga pulisya ng lockdown. Sa buwan ng Marso, halos 30% ng mga MSME ang bumaba ang kita. At higit 30% kumpara bago itinatupad ang lockdown. 60% naman ng MSME ang nasa kategoryang zero income dulot ng temporary closure. Nananatili pa rin ang malawakang contractualization, ang kawalan ng katiyakan sa trabaho. Unang tinamaan ng tanggalan ang mga manggagawang kontraktual nang magsara ang mga ehensyang nagsiservisyo sa malalaking negosyo o kaya'y nang magbawas ng tao ang mga kumpanya. Nagpatuloy din ang tanggalan maging sa mga unionisadong manggagawa. Voluntary retirement ang inaalok ng ilang kumpanya na nagbabawas ng tao ayon sa mga manggagawa. Ginagawa lamang dahilan ang pandemya upang makatipid at unting-unting wasakin ang union. Ang mga hakbang na ito ay lalo pang nagpapaliit sa mga manggagawa na kapaloob sa union na may CBA na aabot na lamang sa 347,000 o 1.93% ng kabuuan bilang ng mga manggagawa sa formal na sektor. Kawalan ng suporta sa mga manggagawa gaya ng inaasahan, naging pangunahing tagapamandila ng anti-manggagawang mga pulisya ang DULE. Nang maglabas ito ng mga abiso na pawang tumugon sa interes ng mga kapitalista. Sa DULE Labor Advisory number 17 noong Marso, ang pagliban ng sa trabaho sa niin ng pandemya ay ipinapasan sa manggagawa gamit ang kanilang sick leave at kapag sumobra dito ay inaasa naman sa ayuda mula sa DULE. Na wala rin namang kasiguruhan. Binigyan luwag ng DULE Labor Advisory number 17 ang mga kapitalista kaugnay sa pagkilala nito sa collective bargaining agreement ng mga manggagawa. Binigyan nito ng pagkakataon ang mga kapitalista na hindi patupad ang mga kasunduan sa CBA o kaya naman ay paliban muna ang pag-uusap hinil sa karagdagan sahod at benepisyo. Bukod pa dito, iminungkahi rin ng Department of Labor and Employment na ipagpaliban muna ang pagbibigay ng 13-month pay para sa kumpanyang nahihirapan sa gitna ng pandemya. Ngunit binawi lamang ito nung batikusin ng mamanggawa
manggagawa sa buong bansa. Sa panibagong DOLE, Department Order 215 ay pinalawig pa ang mga dahilan upang hindi kilalanin ang relasyon ng manggagawa at kapitalista. Inilagay sa kamay ng kapitalista ang magiging kapalaran ng mga manggagawa kung sakaling magdeklara ang kumpanya ng suspension of employment na maaaring umabot na ngayon ng mahigit na sa 6 na buwan na kawalan ng kasiguruhan sa trabaho o magkaroon ng floating status. Ito at ang iba pang mga inilalabas na abiso ng DOLE ay malinaw na dito magtutukoy sa tunay na pangangailangan ng mga manggagawa. Litaw ang kawalan ng kahandaan o di kaya lantar ang kawalan ng suporta sa mga manggagawa ng hindi agad nagpapatupad ng mass testing, contact tracing at iba pang suportang pangkalusugan sa mga paggawaan na itala sa mga rehiyon kung saan may malaking konsentrasyon ng mga enklabo ang nakamaraming kaso ng COVID-19 labas sa NCR. Sa datos ng gobyerno, ang karaniwang edad ng mga naitalang kaso ng sa bansa ng COVID ay 38 taong gulang o ang karaniwang edad ng mga nagtatrabaho sa bansa. Ang Calabarzon o ang Region 4A ang pangalawa sa mga pinakamaraming naitalang kaso. Dito matatagpuan ang pinakamaraming enklabo. Sa hanayan ng mga empresa sa bansa, higit na napapansin na ang dulot ng lockdown ang sa mga maliliit na negosyo. Sa 2018 na natala ng Philippine Statistics Authority, mayroon 998,000 medium small micro small medium enterprises sa bansa na nag-eempleyo ng 5.7 million manggagawang Pilipino. Katumbas ito ng 99.52% sa lahat ng empresa sa buong bansa. Higit 2.6 million manggagawa ang nagpapaloob sa micro enterprises. Sa kabilang banda, 10% ng mga MSME ang small enterprises o ang mga empresang nagpapasahod sa 10 hanggang 99 na mga manggagawa at may asset value na di higit sa 15 million. Higit 2 milyong manggagawa rin ang nasa payroll ng small enterprises samantalang umaabot lamang sa 0.5% ang dami ng medium enterprises o empresang nag-employ ng 100 hanggang 199 ng mga manggagawa. Upang maiwasan ang pagkabangkarote ng pinapasan sa mga manggagawa ang kawalan o pagbagsak ng kita ng mga MSME. Sa isang survey ng ASEAN Development Bank, 66.2% ng mga MSME sa bansa ang pansamantalang nagtanggal ng kanilang mga manggagawa mula Abril hanggang Mayo, samantalang 29% ang nagbawas ng work hours at halos 13% ang napailalim sa work from home arrangement sa parehong panahon. Ayuda, korupsyon at pasismo. Nananatiling hindi nakakasapat ang ayudang natanggap ng mga manggagawa sa programang COVID-19 Adjustment Measure Program o CAMP ng DOLE. 1 milyong manggagawa lamang ang nabigyan ng napakaliit na halaga ng 5,000 mula sa 7.3 million na naitalang nawala ng trabaho. Sa ilalim naman ng programang Dole Abot Kamay, ang pagtulong ng Dole Akap wala
pa sa kalahati ng 604 OFW. 604,000 plus OFW ang nabigyan ng ayudang 10,000 sa kabila ng bahagyang pagtaas ng budget ng DOLE para sa taong 2021, sinabi nito na kakapusin pa rin ang ayuda para sa mga manggagawa. $1 billion lamang ang nakalaan para sa mga microfinancing ng mga MSME na nasa forma pa ng pautang. Higit habang 90,000 pang mga MSME ang nakatigil operasyon sa kasalukuyan na nananatiling lugmok ang hinaharap ng mga maliliit na negosyo, lalo pang paambam tapyasan ang budget ng Department of Trade and Industry na ilalaan sa MSME mula 2.6 billion ngayong 2020 tutungo sa 2.2 billion na lamang sa susunod na taon. Dagdag pa, bagamat umaabot nasa 3.5 billion ang alokasyon sa ilalim ng loan package ng CARES, $1 billion lamang ang nakatindi na alokasyon para sa programang ito sa taong 2021. 389.2 billion lamang ang inilalaan para sa mga ayuda sa ilalim ng Bayanihan 1, samantalang higit na mas maliit naman ang halaga ng 165.5 billion ang ilalaan para sa Bayanihan 2. Abot sa 4.5 trillion ang nakatakdang ilaan sa budget ng gobyerno para sa taong 2021, 21.8% ito ng GDP ng bansa at mas mataas ng 9.9% sa budget noong 2019. Sa pagtatala, nananatiling di hamak na mas malaki ang budget ng Department of Public Works and Highways na ang pangunahing layunin pa rin ay ang pagpapatuloy ng programang build ng rehimeng Duterte. Sa kung ikumpara sa natatanggap ng DOLE, sumusunod sa listahan ng DILG at DND na siya namang pangunahin mga instrumento ng korupsyon at pang-aapi sa mamamayan. Tatanggap ang DND ng 209.1 billion para sa 2021. Mas mataas ng 11% mula noong nakaraang taon. 19 billion dito ay mapupunta sa NTF-LCAP kung saan 16.4 billion ang ilalaan para sa barangay development program nito na may layunin makapagbigay ng aabot sa 20 million sa mga barangay na makapagpadeklarang malaya mula sa mga rebuilding. Lumalabas na wala itong pinagkaiba sa pork barrel at magsisilbi lamang panibagong pugad ng corruption, bunga pa ng pangunahing layunin nito ay sipilin ang karapatan ng mamamayan. Neoliberalismo sa gitna ng pandemya. Walang patid ang pangangayupa pa ng rehimeng Duterte sa mga imperialistang bansa. Sa kabila ng krisis, patuloy pa rin ang rehimeng sa pangungutang sa mga bansang tulad ng Estados Unidos at China na pawang ginagamit ang dayuhang ayuda upang isulong ang kanilang mga interes. Pilit din itinutulak ng gobyerno ang higit pang liberalisasyon ng ekonomiya para sa dayuhang pamumuhunan sa kabila ng malinaw na paghihingalo ng lokal na industriya. Umabot na sa 9.6 trillion ang utang ng bansa at inaasahan pang lalaki ng hanggang 13.7 trillion pagsapit ng 2022. Ito na ang pinakamalaking serye ng pangungutang na naitala
sa loob ng mahigit 3 dekada. Ngunit, sa halip na gamitin ang pondo upang tugunan ang pangangailangan ng mamayan, ito'y napupunta lamang sa mga proyektong pang infrastruktura sa ilalim ng build at militarisasyon. Samantala, ipinanukala din ng Department of Finance ang pag-amyenda sa batas sa buwis ng mga korporasyon na magbibigay laya lalo na sa mga ito sa mapapagnegosyo ng walang kapundangan sa ilalim ng Corporate Recovery Tax Incentive for Enterprises. Bibigyan pa ng agarang 5% na palugi sa buwis ng mga malalaking korporasyon. Direktang nagre-resulta ito sa kawalan ng 40 bilyong kita mula sa buwis para sa taong 2020. Lalo pang tumitindi ang pasismo ng Estado sa ilalim ng Administration Duterte. Sa loob lamang ng 4 na taon, itinatayang 35,000 to 40,000 katao ang pinaslang ng kanyang War on Poor o mas kilala sa War on Drug. Maging sa panahon ng pandemya ay nagpapatuloy ang serye ng pagpatay na itala ng United Nations ang pagpaslang sa 10 tao kada araw mula noong 2016 ay 277 na magsasaka, 15 manggagawa at 119 na tagapagtanggol ng kalikasan ang pinatay. Lantad din ang paggamit ng Estado sa batas upang supilin ang mamamayan, libo-libo ang illegal na inaresto at ikinulong sa ilalim ng Hall of the Nation approach AO 70 Memorandum Order 32 na at pagbuo ng NTF-LCAP. Patitindihin pang lalo ang anti-terror law ang pasismong pinapalaganap ng Regimen Duterte. Maging ang mga unionisadong manggagawa ay hindi ligtas sa panggigipit ng kapital. Naiulat sa ilang paggawaan ng mga tanggalan ang mga tanggalan na sa pagsusuri ng mga manggagawa, isang paraan lamang ito upang unti-unting pahinahin ang union. Ito ay kadahilanan na bagamat nagbabawas ang mga regular na manggagawa, ang kumpanya ay kabilang ba na naman ay nagdagdag ito ng kontraktual. Tulad sa naganap sa Rubina Farm kung saan tinanggal ang 294 na unionisadong manggagawa. Sa Jardin naman, ay hindi nag-abiso sa duli ang kumpanya na magbabawas ng ito nang aabot sa 130 manggagawa na kung saan ay 80 nito ay nakasabi ng union. Yun. Para po karapatan, inilantad ng krisis ng pangkalusugan ng patuloy ng pagkait sa mga manggagawa, ang ligtas na paggawaan. Pinababalik sa trabaho ang mga manggagawa sa kabila ng napakabagal na mass testing, contact tracing at hindi sapat na isolation facility. Bunga nito ay biglang sirit ng mga nagkakahawaan sa COVID-19. Halimbawa ay yung EEI Construction, MRT3, Bonifacio Global Construction. Sadyang inaasa ng pamalan ang pag-resolba sa pandemya sa pag-antay sa bakuna manggagaling sa kampanyang dayuhang pharmaceutical. Sa gitna ng krisis, pangkalusugan ay balak pang tapyasan ng 20 billion ang Department of Health sa panukalang budget ng Department of Budget and Management para sa 2021. Samantalang walang kabawasan at nananatili sa 71.4 billion ang budget ng controversial na Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Patuloy lamang na hindi prioridad ng pamahalaan ang kalusugan ng mamayan
kahit meron tayong kinakaharap na pandemya. At inaasa sa atin papakanan ang ilang corrupt na korporasyon ng Estado. Para po sa pangwakas, hindi bago ang malubhang krisis sa lipunang Pilipino. Sa katunayan, bago pa man ang pandemya, ang milyong manggagawa at magsasaka na pangunahin mga pwersa ng paglikha ng yaman ng bansa ay lugmok na sa kahirapan at kagutuman. Sa kabila nito, nakapagkamal pa rin ng napakalaking tubo ang mga burgesya, komprador, burokrata, kapitalista at malalaking dayong korporasyon. Sa pagpasok ng pandemya ay tila humanap lamang ng paraan ang mga kapitalista upang iligtas ang sariling krisis sa sariling sila rin ang may gawa. Sa pamagitan ng patuloy na pagpapatupad ng neoliberal na polisiya na sa manggagawa na itulak gamit ang pasismo ng Estado, iniangkla ang karapatan ng mga manggagawa, mamamayan, at pinamamayani ang kaharasan. Ginagamit ang pandemya upang magtanggol at magtanggal ng mga manggagawa, pagpatupad ng mga batas na nababawi sa mga napagtagumpayan ng laban at supilin ang karapatan ng mamamayan. Ipinakita ng kasalukuyang kalagayan ang tumitinding banggaan ng interes sa pagitan ng uring manggagawa at uring papagsamantala. Ang kawalan ng industriyang nakakatindig sa sarili, ang patuloy na pagmonopolyo ng ilang sa mga lupang sakahan at ang pagsisilbi ng Estado sa interes ng mga dayuhan, ang pangunahing mga dahilan ng lalong pagbulusok ng ekonomiya sa gitna ng pandemya. Nagpakasasa ng yaman ng ilan, samantala ang mga manggagawang lumilikha ng yaman ito ay lalo pang hinahirapan. Patuloy ang napakalubang krisis na ito ng kabulukan ng neoliberalisasyon sa buong mundo, lalo tigit pa sa mga bandang tulad ng Pilipinas, kung saan matinding pasismo ang paraan ng paglalako nito. Higit dito, napatutuo din ng kasalukuyang kalagayan ng hindi na may tatangging pangangailangan ng bagong panlipunan ng tunay na tutugon sa interes ng mga. Yun lamang po at maraming salamat. Marami pong salamat ka Jerry, yung second vice chair ng Lusang Mayo 1 Metro Manila, sa pagpapahayag po ng kalagayan at kinakaharap ng mga manggagawa ngayon sa ating bansa. Hayaan niyo po munang idagdag po na nung nakaraang taon ay nagkaroon din tayo ng webinar hinggil sa kalagayan ng mga manggagawa. 5 buwan mula po ng unang idiniklara yung militaristang lockdown noong March 15 yun, at bilang tugol ng gobyerno sa COVID-19 pandemic, ang kilusang paggawa, mga hamon at hinaharap sa kasalukuyang pandemya at krisis pang ekonomiya, ito po yung ating naging webinar noong August 15, 2020. Katuwang po natin dyan yung paaralang Crispin Beltran, Metro Manila. Ito po sinabi yon kasi gusto ko lang ipakita no, na ayon na lang din po sa pagkakalahad ni Ka Jerry ng kalagayan ng mga manggagawa sa kasalukuyan sa ating bansa. Mahigit isang taon na po yung kalamidad at ilang dekada na pong yung neoliberalismo sa ating bansa ay lalong papahirap ang ating mga manggagawa at saka ang buong mamamayan, no, talagang palpak at pahirap ang mga nagahaling uri at itong nagahaling sistema. Okay po, balik po ulit tayo sa ating programa. Ngayon naman po, ipapinapakilala ko sa inyo si Jose Boying Samonte, ang aking magiging co-host, no, at tagapagtanong din kay Professor Jose Maria Sison o si Ka Joma. Siya po yung tagapangulo ng University Hotel Workers Union. At mamaya rin po, pagkatapos po ng question 5, ay meron po tayong inihandang cultural performance mula sa Sining Bukos.
Kaboying, handa na po ba kayo na magtanong para po kay Kajoma? Magandang hapon at sa ating lahat, tsaka magandang umaga kay Kajoma. Oh, handa na po kami, handa na po ako para sa mga tanong. Okay po, simulan na po natin ang ating question and answer portions ng epekto ng neoliberalismo at pandemya sa uring manggagawa. Ito po ang unang tanong. Ano ba ang neoliberalismo bilang patakarang pang-ekonomiya at ano ang salot na hatid nito sa uring manggagawa? Ano ang nasa likod ng patakarang ito? Ang timano, sabihin ko na ang neoliberalismo ay konseptong anti-labor, kontra manggagawa, dahil sa palagay nito na ang kapital ang siyang tagalikha ng kayamanan. Ang turo ni Marx sa atin ay ang kapital ay dati ng surplus o sobrang halaga na likha ng manggagawa na hinuthot ng uring kapitalista. At itinuturing ni Marx ito na dead labor kung ihamping sa buhay na paggawa na siyang lumilika ng mga bagong halaga sa paggawa ng mga produkto sa proseso ng produksyon. So ito, tinatanggihan yung katotohanan na ang buhay na paggawa ng uring magagawa ang siya laging lumilikha ng halaga sa mga kalakal. Ngayon, labag din ito, itong konsepto ng neoliberalismo ay labag din sa klasikong liberal na palagay o konsepto ni Adam Smith at David Ricardo, itong mga pundador ng political economy ng kapitalismo. Ang dalawang ito, kinikilala nila ng lakas paggawa ang talikha ng mga bagong material na halaga sa produksyon. At sa palengke, ang nagpapalitan ay yung mga bagay, mga kalakal na more or less parehas ang labor value na nakapasok sa mga bagay na makalakal na pinapalit sa palengke. Ang neoliberalismo ay katang-isip noong mga 1930s ni na Ludwig von Mises at Friedrich Hayek ng tinatawag na Austrian School. Pinalagay nila ng kayamanang sosyal ay likha ng kapital at hindi ng paggawa. Bale yung mga manggagawa ay panay sangkapan lamang sa paggawa at hindi siya yung pinagmumulan ng halaga. Kung gayon, sabi ng mga ito na taguyon ng neoliberalismo, dapat palakihin sa lahat ng paraan ang kapital sa kamay ng mga kapitalista para makalikha sila ng dagdag na kayamanang sosyal ng mas mabilis. Para mapalaki ang kapital sa kamay ng mga kapitalista, dapat supilin ang mga karapatan ng mga manggagawa sa pag-uunyon at iba pang dapat kalayaan nila para pababain ang sahod at benepisyo nila at palakihin ang tubo ng mga kapitalista. Paliitin ang buwis na binabayaran ng mga ito, mga kapitalista, sa Estado. Gawing privado ang mga publikong negosyo at rekurso. Paliitin ang gastos para serbisyo sosyal. Maging liberal o maluwag sa pamumuhunan at kalakalan. Alisan o bawasan ang mga regulasyon para pangalagaan ang paggawa, kababaihan, mga bata at kalikasan. At wasakin ang mga pambansang ekonomiya ng mga di maunlad na bansa na ipinapailalim sa neoliberal na globalisasyon. Ayan po ang aking sagot. Pwede na tayong
kumantong sa ikalawang tanong. Magandang umaga ulit, Kajoma. Yung pangalawang tanong ko ay babasahin ko na po. Yung pangalawang tanong ko, mas tumindi ba ang konsentrasyon at akumulasasyon ng kapital ng mga kapitalistang bansa bunsod ng patakarang neoliberalismo, pangkalahatang lumaki ba o lumiit ang tantos ng tubo nila dahil dito? Yun po yung pangalawang tanong. Bumilis at tumindi ang konsentrasyon at akumulasyon ng kapital sa kamay ng mga kapitalista sa loob ng mga bansang kapitalista at sa kamay ng mga banting industrial na kapitalistang bansa bunga ng patakarang neoliberalismo. Lumaki ng mabilis ang tantos ng tubo ng mga kapitalista. Umaas din ang tantos ng disempleo dahil bumilis ang paggamit ng mas mataas na teknolohiya at lumaki ang tinawag na organikong composition ng kapital. Ibig sabihin yan eh, mas lumaki yung kapital sa anyo ng mga kagamitan, sa planta, sa paggamit ng mga o sa ano pag oo paggamit ng mga hilaw na sangkap. Dumalas at humahaba ang krisis ng sobrang produksyon dahil sa pagliit ng kita ng uring mga gawa at pagliit ng tinaguriang gitnang uri. Ayon sa Oxfam International, ang pag-aari ng mga 2,152 na bilyonaryo ay katumbas ng pag-aari ng 60% ng populasyon ng daigdig. Walong pinakamalaking bilyonaryo, anim sa kanila, Amerikano, ay may pag-aaring katumbas ng pag-aari ng nakabababang 50% ng sangkatauhan. Ayon sa New York Times, ang pinakamayamang 1% sa US ay may pag-aari na katumbas ng pag-aari ng nakabababang 90% sa buong daigdig. Lalong lumaki ang agwat ng pag-aari sa pagitan ng mga bansang industrialisado at hindi industrialisado tulad ng Pilipinas na nakapako sa pagluluwas ng hilaw na sangkap, malamanupaktura at purang paggawa. Marami pong salamat, Kajoma, sa malaman sa detalye ninyong pagpapaliwanag sa amin. Ito naman po ang ikatlong katanungan. Mahigit isang taon na po ang nakalipas, subalit nariyan pa rin yung virus na COVID-19 at nagpapatuloy pa din ang pandemya. Ano po ang inyong maikling pagsusuri sa naging epekto nito sa pandaigdigang sistemang kapitalista sa pangkabuuan? Sa Pilipinas, hinayaan ni Duterte na kumalat ang pandemya. Bagsak ang ekonomiya dahil sa lockdown at ibinulusan ni Duterte at mga kampong niya ang pinakamalaking bahagi ng pera ng bayan na dapat ginamit sa ayuda at pangangalaga sa kalusugan. Sa panaigdigang sistemang kapitalista, bumagsak ang produksyon at empleo dahil sa COVID-19 at lalong lumubha ang krisis ng sobrang produksyon na dati nang umiiral bago magka-COVID-19. Ibig sabihin ng krisis ng sobrang produksyon, lalong hindi nabibili ng mga taong produkto dahil sa kawalan o pagbagsak ng empleo at kita nila. Isa pang masama, lumantad pang lalong matinding antisosyal na katangian ng neoliberalismo. Maraming nagkakasakit at namamatay sa COVID-19 at iba pang sakit at nilantad ang kakulangan ng public health system at pati insurance system at kawalan ng kakayahan ng mga tao na magbayad sa mga pribadong ospital. Ang krisis sa ekonomiya at sa serbisyo sosyal ay nagbubunga ng matinding krisis na pampolitika at pagbabalikwas ng masa. Sige po, Kaboying, basahin niyo na po yung ika-apat na katanungan. Sige po, abali. Yung pang-apat po na katanungan,
may idinulot na restriksyon ang pandemya sa kanariwang pampolitikang pagkilos ng uring manggagawa sa lansangan. Kaya natulak ang mga online platform protests at maging mga pag-aaral at pora via webinar. Ano kaya ang ganansya o negatibong epekto kung meron man ito? Ano ang paraan, forma ng pag-aaral pa at pagkilos na maaari ninyong imungkay sa gitna ng pandemya? Totoo, malaki ang idinulot na restriksyon ang pandemya sa karaniwang pampolitikang pagkilos ng uring manggagawa sa lansangan, subalit nakabawi tayo sa paggamit ng mga online platform protest at maging mga pag-aaral at fora via webinar. At nakakagawa pa rin tayo ng ilang kilos protesta sa mga lansangan basta may social distancing, mga kalaho. Nakakapahanga ang lawak ng sinasak ng mga masa kahit hindi sila masinsin sa pagtitipon. Tama lang na may mga webinar tungkol sa mainit na issue at may mga sistematikong kurso ng pag-aaral tungkol sa kasaysayan, lipunan at rebolusyong Pilipino at tungkol sa Marxismo, Leninismo, Maoismo. Dapat meron ding mga programa ng revolusyonaryong awitan, skit, drama at art exhibit. At gamitin ang mga online na programa para ipahayag ang paghahanda, magsasagawa at resulta ng mga kilos protesta ng masa sa lansangan o sa loob ng mga gusali. Marami pong salamat ka, Jomanot. At talagang ganyan po talaga tayo at gagawa po tayo ng gagawa ng paraan para maipakita po yung ating paglaban at pagkilos. No? At noted din po na mas pasisiglahin pa namin yung mga iba't ibang pamamaraan, lalo na yung mga pangkultura. Di, para po sa ikalamang katanungan, maraming negosyong bumagsak at nagsara dahil sa pandemya. Subalit sa krisis ay meron ding mga nakikinabang. Paano sinasamantala ng mga tagapagtaguyod ng neoliberalismo ang pandemya? Sino ang pangunahing nakikinabang dito? Sinamantala ng mga kapitalistang gobyerno at mga leader nito na palakihin ang public debt sa ngalan ng pagbaka sa pandemic, ayuda sa mga tao at muling pagbangon ng ekonomiya. Pero sa katotohanan, ang pangunahing nakikinabang sa papalaki ng public debt ay mga malalaking korporasyon. Silang tumatanggap ng umano'y bailouts, debt rescheduling at mga bagong pautang at tinawag na stimulus packages, state contracts at purchase orders at mga kasabwat nilang mga leader ng Estado, wala o kulang sa tulong para sa mga maliliit na negosyo. Lalo nang walang ayuda para sa mga manggagawa, sila ay naghihikakos na ngayon dahil sa kawalan ng trabaho, no work, no pay, yun ang pinapatupad na patakaran sa mga bansang katulad ng Pilipinas. Maaari pang yung mga magsasaka ay makinabang sa pagtatanim ng kamote sa ating bansang tropical. Sila nga nakapagdala ng gulay sa mga community pantries. Pero maraming pangangailangan sila na produkto ng mga manggagawa na hindi nila mabibili dahil sa kakulangan ng kita nila. Okay po, marami pong salamat. Hayaan niyo po akong idagdag din na para po sa ating bansang Malacolonian at Malapyudal na kung saan mas marami ang masang anak pawis o mga manggagawa at magsasaka ayon po sa inyong paglalarawan, lubang nakakapinsala po ito, talagang dadaos-dos pababa ang ekonomiya. Hindi po ito maganda dahil para sa anak pawis. Ang neoliberalismo ay nangangulugang walang upat na pagpapaliit sa sahod at pagkawasak sa kabuhayan. Samantala naman, yung dambuhalang tubo para sa mga oligarkiya sa pinansya at dambuhalang kapitalista. Di bago po muna tayo pumunta sa question number
ay magkakaroon po muna tayo ng cultural performance mula sa Sining Bukos. Kasi lang, prepare ko lang. Okay, sige. Okay, narinig ba ako? Narinig ba ako? Ah, narinig ka. Ayos niya. Dinig yan, dinig. Dinig. Parang wala pang audio. Rinig po ba si Faith? Hindi po naririnig si Faith. Ay, video pala. Hindi po rinig yung video. Teka lang. Oh. Okay lang. Teka lang. Teka lang. Po. Para po sa ano no, kalaman ng lahat, napapanood din po tayo sa Facebook page ng Paaralang Jose Maria Siso no. Ang talakayan po natin ngayon ay mga epekto ng neoliberalismo at ng pandemya lalo na sa uring manggagawa. Di ayan po yung laman ng ating talakayan ngayong araw. Sige, okay na? Hintayin lang po natin yung video ng Sining Bukos. Naririnig niyo po ba yung audio niya? Wala pa po. Nag-play na ba? Wala rin po ako naririnig. Nakamute din po kasi siya. Ah, oo, nakamute ka. Inaayos naman ah. Yan. Mga manggagawang naghahanap buhay, kulang pa rin ang kita, di sapat sa pamilya, karapat lang sa kabuhayan at kalusugan, di pa rin mapanagutan.
rin makalaya. Isang kahi, isang mukha. Di dapat katakutan, kapitalista, imperialista. Dapat nang bumalag, lagutin ng kadena. Salamat, Sining Bukos. Ako, para po sa question 6, pakibasa po, Kaboying. Para po, anim na tanong. Jaguar. Question number 6 po, hatid ng patakarang neoliberalismo ang pagwasak sa karapatan at katiyakan sa trabaho ng uring manggagawa. Bakit tanging sa sosyalismo makikita ang buklang kinabukasan ng uring manggagawa? Paano tiniyak noong sosyalismo sa panahon ni Lenin at Stalin sa Unyong Soviet at Mao sa China ang karapatan at katiyakan sa trabaho ng uring manggagawa? Fundamental na atake ng neoliberalismo sa uring manggagawa ang pagwasak sa kanilang mga demokratikong karapatan at katiyakan sa trabaho. Ito na yung pinakamasamang pagkaran na pinataw ng uring kapitalista sa mga manggagawa sa buong daigdig. Sadyang pinalalaki yung kapital sa kamay ng mga kapitalista at pinaliliit yung kita ng uring manggagawa, malaking sobrang halaga ang hinuhuthot ng mga kapitalista mula sa manggagawa. Kinabang pa ang mga kapitalista sa tax cutback, tax exemptions, austeridad sa mga pensyon at serbisyo sosyal at privatisasyon ng mga empresa at rekurso ng Estado. Tanging sa sosyalismo makikita ang magandang kinabukasan ng uring manggagawa dahil sa uring ito ang siyang nagkaharing uri at tinitiyak nitong itaguyod ang mga karapatan at katiyakan sa trabaho ng mga manggagawa. Bukod sa ang poder ay nasa kamay ng uring manggagawa, madaling magpaunlad ng ekonomiya at magparami ng trabaho dahil wala ang mga kapitalista na nagkakamal ng sobrang halaga. Tinitiyak ng ilalim ng sistemang sosyalista na may ganap na empleyo at habang lumalaki ang ekonomiya, pataas ang pasahod para sa mga manggagawa. At mga magsasakan rin makikinabang sa pamagitan ng mga kolektiba o kooperatiba. Sa panahon ni Lenin at Stalin sa Unyong Soviet,
Mao sa China, ang netong kita ng buong ekonomiya ay napupunta sa pagpapalawak ng ekonomiya, paninigurado na may ganap na imperyo at tumataas ang pasahod at mapapahusay ang kabuhayan ng mga manggagawa at mga serbisyo sosyal, mapapahusay din. Ang gastos para sa administrasyon at depensa ay sadyang tinitipid relatibo sa pangangailangan ng mga tao. Sa pagpapalawak ng ekonomiya, nagpapalaki at nagpapalakas ng mga industriya at pinapahusay ang produksyon sa agrikultura sa pamamagitan ng kolektibisasyon at mekanisasyon. Tanging sa sosyalismo makikita ang magandang kinabukasan ng uring manggagawa. Yan po yung sabi ni Professor at kanyang kasagutan sa question number 6. Ngayon naman po, dadako po tayo sa pangpito. Bakit mas mainam ang healthcare system, disease prevention and epidemic response sa panahon ng sosyalismo kaysa sa kasalukuyang kaayusan? Maaaring nyo bang ibahagi yung mga naging karanasan sa yung Russian and Chinese socialist experience kaugnay nito? Mas mainam ang healthcare system, disease prevention at epidemic response sa ilalim ng sosyalismo kaysa kapitalistang kayusan dahil sa prinsipyo na fundamental na karapatan ng mga manggagawa at lahat ng tao sa sosyalismo na magkaroon ng libreng healthcare at itinuturing pa itong dituwirang bahagi ng pasahod. Wala yung kompetisyon ng pribadong mga ospital at mga public health universal public health insurance ang umiiral. Prioridad ng sosyalistang estado ang pagpapalawak ng mga serbisyo sosyal sa kalusugan, edukasyon, pabahay at iba pa. Sa karanasan ng Russia at China, mas nasa kalagayan ang mga manggagawa na magkaroon agad ng libreng health service sa mga klinika at ospital sa kalunsuran at sa mga mismong kapag malaki ang pabrika, naroon na rin yung mga klinika at ospital. Pero sa ilang taon, may habol ang pagsasanay ng maraming mediko, nurse, farmasyutiko at ibang tauhan sa kalusugan at tayo ng mga butika, klinika at ospital sa hanay ng mga magsasaka. Yung social health and other social benefits sa mga magsasaka, pero tinitiyak na sapat, no? Laging objective ng sosyalismo ihabol yung magsasaka na mas marami sa ihabol sa kalagayan, mabuting kalagayan ng uring magagawa. Sinulputan kasi ng sosyalismo mga bansang di kasing abante ng mga bansang imperialista, no? Union Soviet, mayroon ng industrialisasyon, pero ano pa yan? Sa malawak na karagatan ng feudalismo pa rin at medievalismo. At sa China naman, kolonyal at malapyudal. Kaya uring magagawa ang lubos na unang nakakapagtamasa sa mga social benefits. Pero sa pamamagitan ng mga kolektiba o at komuna, madaling nakakahabol sa mga magsasaka kalagayan, sa benepisyo na tinatanggap ng uring manggagawa. Sa question number 8, Kaboying.
Para po sa ikawalong katanungan, maaari po bang pakilahad kung ano ang aral na mapupulot natin mula sa mga bansang independyente at sosyalista sa pagharap sa kasalukuyang pandemya dulot ng COVID-19? May mga positibong aral din ba tayong mapupulot sa mga bansang kapitalista kaugnay sa COVID response? Napakahusay na halimbawa ang Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Vietnam sa pagharap sa pandemyang COVID-19. May mga katangiang sosyalistang mga bansang ito, lalo na sa pagbibigay ng libreng healthcare sa masa, pagsasanay ng mga tauhan sa healthcare, pagtatayo ng mga klinika at ospital, medical na pananaliksik at produksyon ng medisina at kasangkapang medikal. May mapupulot ding mga aral mula sa mga bansang kapitalista kaugnay ng kampanyang anti-COVID dahil sa ang salot ay pwedeng kumalat sa mahirap at mayaman. Positibong aral ang pagpapatupad sa mga bansang kapitalistang ang health measure at pagpapabilis ng pananaliksik at produksyon ng mga bakuna. Mahusay ang paglaban ng COVID-19 ng gobyerno ng Australia, New Zealand, Japan, Germany at iba pa. Pero pinakamasamang halimbawa ang mga gobyerno ng US, Brazil, Espanya, Italia at iba pa sa pagsasagawa ng mga health measure laban sa pandemya. Ang Pilipinas, Ekwanan, isa sa mga pinakamasama ang dapat paglaban sa COVID-19 dahil ano, nagkataon na luko-luko yung presidente ng Pilipinas sa halos lahat ng mga bansang kapitalista dahil sa neoliberalismo, nailantad ang kawalan o kasalanan ng public health system at pag-ayuda sa mga nawalan ng trabaho. Mapupuna rin ang paghahabol ng malaking tubo ng big pharma, mga malalaking ano, pharmaceutical firms, sa produksyon ng mga bakuna at iba pang gamot kontra COVID-19 at epekto nito. Okay po, marami pong salamat sa inyong mga kasagutan, no. Pre-mass testing, ayuda, tsaka bakuna pa din yung panawagan natin at patuloy na ipapanawagan hanggang mawala itong pandemya. Okay po, para po sa ikasyam na katanungan, ilan sa kinakaharap ng mga nauugnayan nating mga naitayong samahang manggagawa at nananatili pang union ang usaping pang-ekonomiya ng kani-kanilang pamilya. At sa mga naihapag na opsyon nila ay magbuo ng kampanyang pampinansya, halimbawa po mga income generating project, mga maliliit na kooperatiba, habang tinutugunan ng mga usapin sa regularisasyon at represyon mula sa pag-awaan at sa mismong estado. Ano po ang mainam na maipapayo nyo, Kajoma? At ipapaalala, lalo't ilan sa mga unyong naging pangunahin ang pagtugon sa kabuhayan ng kasapian ay maging sa mga tangang laban ay nananatili at nauuwi sa ekonomismo. Batayan o basic at napaka mahalaga ang pagpansin at pagtupag ng mga unyon at kilusang unyon sa konkretong kalagayan, mga problema at pangangailangan ng mga manggagawa at mga pamilya sa pasahod, pagpapabuti ng kalagayan sa paggawa at pamumuhay at pagbaka sa pagkakait ng katyakan sa trabaho at sa lahat ng panggigipit sa mga manggagawa at mga unyon nila sa ilalim ng neoliberalismo. Pero hindi sapat ang pagdadala ng mga isyong ekonomiko lamang at pagkilos para lamang pabutihan ng ekonomikong kondisyon ng mga manggagawa ay hindi dapat humantong lamang sa ekonomismo ang kilosang paggawa. Sa ilalim ng paghahari ng uring burgesya, ang ekonomikong pagsasamantala ay isinasagawa sa balangkas ng pampulitikang pang-aapi. Sa ilalim ng mga liberal at neoliberal na patakaran ng kapitalismo, ginagamit ng uring kapitalista ang Estado para bakahin at salungatin ang mga demokratikong karapatan at interes ng uring manggagawa at para pahinain, piguin o lusawin ang mga unyon at kilusang paggawa. Ano, kuminsan nakakabigo
pagbigay ng economic concessions mga kapitalista. Pero madali nilang binabawi yan kung walang ano, walang political strength, no? Walang lakas sa politika ang uring manggagawa. Lalo na sa ilalim ng neoliberalismo, ginagamit ng uring monopolyo kapitalista ng Estado para makinabang sa patakaran at rekurso ng Estado at gamitin ito sa pagsalungat, pagbabawas at pagsira sa mga karapatan at dating mga tagumpay ng uring manggagawa. Sa paglubha ng krisis ng sobrang produksyon, iba yung ginagamit ng uring kapitalista ang Estado hanggang sa pasismo o terorismo ng Estado para apihin ang uring manggagawa at sirain ang kilusang paggawa. Karapat dapat labang na ang uring manggagawa, mga unyon at kilusang unyon na magsagawa ng pagsapul sa pampolitika at ekonomikong kalagayan at pagsasagawa ng pampolitikang pakikibaka na nagbibigay tatag, sigla at direksyon sa kilusan ng mga unyon. Para maging wasto at maunlad ang kilusang paggawa, dapat umabot sa antas ng pampolitikang pakikibaka ang ekonomikong pakikibaka. Dapat may partidong revolusyonaryo ng mga manggagawa na namumuno sa kilusang paggawa at tinitiyak nito ang pampolitikang lakas ng uring manggagawa ay lumalaki sa pamamagitan ng pinagsanib na pampolitika at ekonomikong pakikitunggali sa uring burgesya. Ang partidong ito ang palagiang umaalam sa kabuang kalagayan ng lipunan at nagtatakda ng pangkalatang linya, estratehiya at direksyon ng makauring pakikibaka at kilusang unyon. Marami pong salamat, Ka Joma, lalo na marami tayong mga audience na mga manggagawa at mga kasapi ng union. Sige po, Ka Boyeng, pakitanong na po yung pang-sampu. Okay, para po sa ikasampung tanong, sa mga kilala at kamag-anak na nagtatrabaho at namuhay na rin mismo sa ibayong dagat. Naging palasak na sinasabi na maliit ang tsansa o wala talaga na umasenso sa ating bayan. Ilan pa sa mga ito ay nagtulak na sa atin mga manggagawa ng mga ibang bansa na rin. O kaya magbanggit at maghanap na lamang ng mapagkakitaan tulad ng pagnenegosyo. Paano natin sila i-engage sa isang argumento na nailalatag natin ang epekto ng neoliberalismo di lang mang sa atin kung hindi maging sa impluensyang dulot nito sa kanila habang kinakabig natin sila sa ating inilalatag na alternatibo at perspektiba. Dapat alamin, suriin at ipayag ng mga organo, mga kadre at kasapi ng Revolusyonaryong Partido ng Proletaryado at ipaalam nila sa mga manggagawa at sampayanan kung ano ang katayuan o karakter ng pampolitika at ekonomikong sistema ng Pilipinas. Malakolonyal ang politika at malapyudal ang ekonomiya. Kung ngayon, tinatawag nating malakolonyal at malapyudal ang karakter ng kabuuan ng lipunan ng Pilipinas. Dahil malakolonyal ang Pilipinas, mga prinsipal na opisyal ng gobyerno ay mga puppet o sunod-sunuran sa mga patakaran na pinapataw ng mga imperialistang gobyerno at mga ahensya nito sa pamamagitan ng mga bilateral at multilateral na mga kasunduan. Ibig kong sabihin ng multilateral na ahensya no, ay yung IMF, World Bank at WTO. Instrumento sila ng mga imperialistang bansa sa pagtataw ng patakaran ng neoliberalismo sa Pilipinas. Sa propagandang neoliberal, sinasabi na sa pamamagitan ng umano'y malayang pamumuhunan at pangangalakal ng mga imperialistang bangko at empresa
bibilis ang kunlad ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa katayuang atrasado, agraryo at malapyugal. Pero sa tinawag nilang global supply chain, international division of labor, o system of comparative advantage, laging itinatag ng Pilipinas na tagaluwas lamang ng ilaw na sangkap, ilang produktong agrikultural, ilang malamang manufaktura, pati handicrafts at milyong-milyong Pilipino sa pilitang umalis sa Pilipinas dahil sa laging lumalaking disempleyo o kawalan ng trabaho. Tulad ng dating panahon ng rekonstruksyon ng ekonomiya ng Hapon sa mga dekada ng 1950 at 1960, sa panahon ng paglitaw ng mga tinawag na newly industrializing economies sa Silangang Asya, magmula dekada ng 1970, nakasundo ang mga imperialista at mga Pilipinong puppet sa ilalim ng neoliberal na patakaran na umanatili ang Pilipinas na tagaluwas ng mga ilaw na sangkap. Dahil sa saganang likas yaman nito at huwag payagan ng Pilipinas ng magsagawa ng tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon. Ganito, hanggang umabot sa panahon ng China na pinagbigyan ng US at kinasabwat nito ang China bilang main partner sa global industrialization, na ang China nagpabilis ng industrialization at nagpabilis ng pagkuha ng mga hilaw na sangkap sa Pilipinas. Ayan, daming mining companies dyan na naghahakot ng lahat ng tipo ng mineral, hindi man recorded, dahil nakikinabang itong mga burokrata kapitalista na kasabwat ng mga Chinong korporasyon. Ginawa ng mga imperialista at mga Pilipinong puppet na amalasan ng sambayan ng Pilipino ang magandang kapalaran nila. Ang kapalaran na marami at abundanteng likas yaman nila at angkop ito para sa komprehensibong industrialisasyon ng Pilipinas. Pinanatili ng mga imperialista at mga puppet nila ang katayuan ng Pilipinas bilang kolonyal at malapyudal at tagaluwas ng ilaw na sangkap at tagangkat ng mga manupaktura pati na ilang batayan na pagkain. Sa gayon, patuloy ang atrasado ng ekonomiya ng Pilipinas at kulang na kulang ang trabaho para sa lumalaking populasyon, lumalaganap ang karukhaan at sa pilitang nangingibang bansa ang ating mga kababayan para magkaroon ng trabaho kahit na mapalayo sila sa pamilya at tahanan. Bale, ano yun? Yung anong bilang ng mga kababayan nating naging ibang bansa para magtrabaho, yun ay sukat ng kawalan ng oportunidad na magkatrabaho sa Pilipinas. Yan ay palatandaan ng malaking kahinaan at pagkukulang ng ekonomiya. Sa pangkahalatan, ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa palabas ng Pilipinas ay napapailalim sa kakulangan ng mga karapatan at kababaan ng sahod kung ihambing sila sa mga manggagawa ng host country. Siya dinami ng mga Pilipinong migranteng manggagawa, mga 10 hanggang 12 milyong Pilipino o higit sa 20% ng Philippine labor force. Sila at malaki ang foreign exchange remittance nila at ginagamit ito ng reaksyonaryong gobyerno na pagdagdag sa inuutang para pagtakpan ang laging lumalaking deficit sa budget ng gobyerno at sa panlabas ng kalakalan. Ibig sabihin, ang foreign exchange na galing sa hirap at pawis ng mga Pilipino migrant workers hindi ginagamit ng gobyerno para mag-industrialisa ang Pilipinas at lumikha ng malawak na empleo sa loob ng Pilipinas. Dapat ipalaganap sa lahat ng Pilipinong migrant workers ang mga dahilan kung bakit laging malaki ang disempleo sa Pilipinas at sa pilitang nangingibang bansa ang mga Pilipino para magtrabaho.
dapat ipalaganap ng Revolusyonaryong Partido ng Proletaryado, Hilusang Paggawa, mga organisasyon ng mga migranteng manggagawa at mismo mga migrant worker ang mga dahilan ng migrasyon ng maraming Pilipino at kung ano ang dapat gawin para baguhin ang karumal-dumal na sistema sa Pilipinas at lutasin ang mga batayang problema ng sambayanang Pilipino. Isa sa katuparan ang industrial na kaunlaran ng Pilipinas at pagpapalawak at pagpaparami ng empleo kung mayroong tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon. Ang mga ito naman ay may sasagawa kung susulong at magwawagi ang bagong demokratikong revolusyon ng sambayanang Pilipino para tapusin ang dominasyon ng mga imperialista at ang paghahari ng mga apat na uri tulad ng malaking komprador burguesya, mga panginoong may lupa at burokratang kapitalista. Oh, marami pong salamat, no? Sumasang-ayon po kami sa lahat ng inyong sinabi, lalo na yung sinabi niyo na magagawa lang natin na may sakatuparan yung industrial na kaunlaran na hindi nagkakaroon ng dahilan kung meron na sa paglabas ng mga kababayan natin sa ibang bansa, kung merong mga oportunidad naman dito sa ating sariling bansa, no? Isasagawa lamang ito at tunay tayo magkakaroon ng progreso at kaunlaran kung may isasagawa natin at isusulong, may pagwawagi yung bagong demokratikong pakikibaka sa ating bansa. Kaya kailangan natin magkaisa at sumulong, no? Kajoma, pwede na po bang itanong yung dagdag na apat pa? Sige. Nasaan yung apat? Ay, sinan ko na po kanina sa ano. Okay na po? Okay. Sige po. Asan? Dali lang po ah. Kaya ha? Oo. Okay na po. Sige. Sa una pong katanungan para sa mga additional question, ano po yung masasabi ninyong mga mabibigat na hamong kinakaharap ng uring manggagawa sa buong daigdig naman po, no? Sa gitna ng neoliberalismo at pandemya sa pagtatayo ng kani-kanilang mga proletaryong partido, union, mga asosasyon ng mga manggagawa at pagbibigkis ng international na solidaridad. Ano po ang inyong mapapayo sa ugnay nito? Eh, una sa lahat, dapat hindi magpadala ang mga manggagawa at mga leader ng uring manggagawa sa kantsaw na bangkarote ang sosyalismo at marxismo dahil nawala na yung malalaking bansang sosyalista. Ha? Kumbaga noong mga 1956, sangkatlo ng daigdig ay nasa ilalim ng pamumuno, pamamahala ng mga partido komunista at mga partido ng uring manggagawa. At mayroon pang ano dyan, pabiro, ang sosyalismo ay shortcut sa kapitalismo. Ha? Dahil ano, napabilis ang development ng mga bansang hindi gaanong hindi kasing abante ng mga imperialistang bansa na Russia at China pero sa pamagitan ng sosyalismo napabilis ang pag-unlad nila sa ekonomiya. Pero naman sa kalugluban nito nagkaroon ng sumulpot ang revisionismo at pagkatapos may panunumbalik ng kapitalismo. Pero ganito ang masagot natin yung kantsaw at yung biro ganito. Ngayon ang kapitalismo nakagawa ng paraan na ang tinatawag na neoliberalismo para maging shortcut yung pagdami ng mga bansang imperialista siyang magiging shortcut sa muling paglitaw ng mga kilusang anti-imperialista at sosyalista. At ito, ngayon, sa buong daigdig, mga protesta at kilos revolusyonaryo laban sa mga bunga ng konsekwensya ng neoliberalismo
lumalaki at ito ay maging batayan ng muling masulong ng ano pandaigdigang revolusyong proletaryo sosyalista. E ano yon? Ang garantiya para sa tiyak na pagsulpot at paglakas muli ng kilong sosyalista ay mismo mga imperialista. Yung mga malalaking bansang sosyalista naman yan eh. Lumitaw kaugnay ng World War I at World War II. At kung gayon, pero ganito, alinsunod sa turo ni Marx, ano? Yung sa ilalim ng kapitalismo, yung social na karakter ng produksyon ay laging tumataas, ano? Sa pamamagitan ng mga paggamit ng siyensya at teknolohiya at yung paglaki at pagpapahusay ng collective labor. So, pero dahil privado ang pag-angkin sa produkto ng mga manggagawa, yung mga manggagawa na napapagkaitan ng tamang pasahod, yung sila ay kwan na bumabagsak yung kanilang kita, lumilitaw yung krisis ng sobrang produksyon. Yan, nakikita na yan sa buong daigdig. Kung kailan pa ang taas-taas ng produktibidad at social na karakter ng produksyon, diyan pa ano, nagkakaroon ng ano, yung masyadong pahilid na income distribution at maraming nawawalan ng trabaho, pati sa mga bansang kapitalista na pinakabante, yung kilang middle class ay nangangayayat na, no? Yung bang nawawala na, yung ibig sabihin napipitik sila. So ganito, ang magagawa natin, dahil sa ano, tong, nagbibigay ko ng ano, malaking balangkas ng pag-iisip na para tayo may magkaroon ng kumpiyansa para kumilos. At sa pagkilos natin, dapat mapalakas ang proletaryong ang revolusyonaryong partido ng proletaryado. At yung pag-union, ang kilos ng union, palakasin. Mga union, mga individual na union at mga manggagawa, dapat sila ay mabigyan ng mabuting pag-aaral tungkol sa pandaigdigan at pambansang kalagayan. Nang sa gayon, alam nila yung mabibigyan liwanag ang landas ng pagkilos at pagsulong tungo sa pag sa pagkakamit ng pambansang demokrasya at kapag nalubos sa batayang natapos ang yugto ng revolusyon nito, ano yan? May kapangyarihan na, may hukmong bayan na, may kapangyarihan na uring manggagawa para umpisahan ang sosyalistang revolusyon at yung uring kapitalista mawawalan na ng kapangyarihang estatal o kapangyarihan ng estado para pigilin ang pagsulong ng sosyalismo. Ang kabutihan nito eh yung ano, yung napakabilis na ano pag-adapt ng higher technology hanggang sa ano iba, umabot na sa paggamit ng quantum physics sa pagpapabilis ng produksyon at yung komunikasyon. Na alam niyo yung social character ng kuan production ay magtutulak ng ano demand for ano social ano appropriation by the working people kung anong linikha nila. Pagkatapos yung isa pa yung at yung ano kapag hinayaan mo ang uring kapitalista na siyang mangibabaw, ano yung gagamitin niya? Yung higher productive capacity at yung science and technology para sirain yung kalikasan at gumawa ng mga nuklear at iba pang
weapons of mass destruction. Kaya ito kaugnay ang paglaban sa kapitalista, sa uring kapitalista, kaugnay ng kalikasan at paggawa ng mga weapons of mass destruction. Ano yung kaugnayan ng ano, class struggle ng uring manggagawa para dapiin ang uring kapitalista? Ngayon, napalawak ko, sinika kong palawakin yung inyong pananaw. At para makita ninyo kung gaano irrasyonal, gaano kasirang ulo ang mga ang sistemang kapitalista at mangingibabaw ang rason at kabutihan ng mga uring anak pawis. Sige po, marami pong salamat Ka Joma sa inyong malawak at mahabang kasagutan, no? Para po sa question number 2, ano ang kasalukunan ay nasa pamumuno ng uring manggagawa? Sa kabila nito, bakit kinagarantiya ang karapatang magwelga ng mga manggagawa gaya sa Unyong Soviet at China sa panahon ni Mao? Ay, dapat talaga yung karapatan sa pag-uunyon at pag-strike, ano, itinataguyod yan ng isang bansang tunay na sosyalista, o kung sabihin natin ay kahit na yung bansang hindi sosyalista pero nagsasabing siya ay demokratiko, kahit man lang liberal na demokratiko, ayan, isang mahalagang prinsipyo. At ito naman, ang prinsipyong ito na dapat may karapatan ang lahat ng tao, lalo na mga nakpawis, na magkaroon ng self-organization para pangalagaan nila ang kanilang mga karapatan, malawak na karapatan at mga ang kabutihan. Eh, yung ano yan eh, depensa yan sa posibilidad o potensyal na kahit na maganda ang takbo ng kalagayan, pwedeng sumulpot ang gobyernong o estadong tiraniko o mapang-ape. Kaya ano yan? Yung ganito, sa panahon ni Mao, lalo na sa Cultural Revolution, ipinag-gumiit ang right of the workers to, no, to strike, no? Certainly they have the right to unionize and to, lalo na yung pag-strike. Kasi dating may lumang notion noon, ang mga manggagawa ng ano, nagkaharing uri, ba't kailangan pa nilang mag-strike ba laban sa kanilang sarili nila? Eh, pero ano yun eh, paniyak yun na ano, ang right to strike kahit sa bansang sosyalista dapat naroroon. Dahil ano to, pang-depensa yan, prinsipyo lang, laban sa pagsulpot ng pang-ape at tiraniya, na posible na sumulpot. Dahil ano, di ba, nawala na yan. So, nawala na ang sosyalismo dahil sa revisionismo. At yung dati-rate, pinag-gumiit ni Mao ang right to strike ng mga manggagawa. Dahil may mga revisionista na gustong ano, gustong gipitin ang mga manggagawa para lumaki daw ang kikitain ng Estado dahil sa malumalaki ang pangangailangan ng Estado. Ganyan. Kung gayon, mahalaga yung right to strike. Okay po, marami pong salamat, no? Para po sa pangatlong katanungan, maaari nyo bang mailahad ang pagkakaiba sa manggagawa sa panahon ng kapitalismo at sa panahon naman po ng sosyalismo? May pagkakaiba ba sa sahod ng manggagawang industriyal, serbisyo, sa agrikultura at sa opisyal ng partido at estado sa panahon ng sosyalismo sa karanasan po niya ng Russia at ng China? Kung gumawa ng ano, paggamit kung pag-aralan ang proporsyon nang nakukuha ng uring manggagawa sa ano ba national income sa bansang sosyalista sa ano naman
mga manggagawa, ano yung ano namang bahagi ng uring manggagawa sa mga bansang kapitalista, malayong mas malaki ang pakinabang ng uring manggagawa sa bansang sosyalista. Kasi ano yan eh, nasabi ko na, tinitiyak na may ganap na empleyo. Okay? Pagkatapos, tinitiyak naman din na lumalaki yung ekonomiya, yung rates of growth mataas naman. At sa paglawak ng ekonomiya, napapataas yung pasahod ng uring manggagawa. Pagkatapos sa doon, sinasadyang ano, yung mas mababang antas ng ekonomiya ng uring magsasaka, napapabilis ang paghabol sa antas ng industrialisadong bahagi ng ekonomiya sa pamamagitan ng kolektibisasyon at mekanisasyon, no? At yung dahilan, no? Dahil yung ano, lawak ng lupa, hindi mo na mapapalawak pa, mapapataas mong produktibidad, pero ano yon, malilitaw ang sobrang ano, sobrang surplus population na posibleng mawalan ng trabaho. Kaya sadyang pinapabilis ang industrial development para yung mga magsasaka na naging ano na, surplus na sa rural ay pwede nang lumipat sa urban at industrial. At para ano, sa kaso ng China, natuto si Mao sa karanasan ni Stalin na bilang pioneering sa pagtatayo ng socialist industry, natuunan masyado ni Stalin yung ano, heavy industry. So sabi ni Mao, kailangan may ano, tulayan sa pagitan ng agrikultura at heavy industry, yung ano, pabilisin yung ano, yung pag-develop ng light industry para ano yon, mabawasan yung ano, yung masyadong mabilis na paghigop ng investments for heavy industry, yung ano, yung kita ng sambayanan. So ano, balansyadong pag-unlad ng ekonomiya. So doon natitiyak na ano, yung job security, full employment, at yung steady increase of income ng mga uring manggagawa, at yung ano, pagtatayo ng mga pasilidad, cultural recreational facilities, yung health services, at ano pa, ano pang ano, serbisyo sosyal, ekwan, lalawak. Yun, ang planado yan, hindi tulad ng anarkismo ng kapitalista na may anarkismo sa pakikitungo sa mga anak pawis. Sila, planado sa pagpapayaman, no? Pero yung pa sa pagpapaunlad ng ekonomiya para sa kabutihan ng masa, hindi planado. At ang ano pa rin, sosyalista, sosyalismo ay epesyente, no? Mabisa sa pagsisilbi sa mga anak pawis. Hindi totoo yung pinopropaganda lang, oh, pag-estado, gobyerno, ano, may kinalaman sa ekonomiya, ano, inefficient yan. Dogma yan ng mga na tinuturo sa mga economic classes at business school sa Pilipinas, sa ano, sa lahat ng ano, ng eskwelahan ng mga ng kapitalistang daigdig, no. Hey po, marami pong salamat. Ito pong pang-apat na katanungan, mahalaga po ito ngayon, no. Kasi marami din po tayong mga audience na mga manggagawa at mga organisador ng mga manggagawa at leader union. Dito po ang ating apat na katanungan. Ano ang inyong mapapayo sa kilusang manggagawa sa Metro Manila sa gitna ng pamamayagpag ng patakarang neoliberalism?
epekto ng pandemya at pasistang atake ng regime US Duterte. Ano kayang mga araling MLM na inyong mapapayong regular at prioridad na dapat basahin at pag-aralan ng mga manggagawa? Natural na sa paglubha ng konsekwensya ng neoliberalismo, pagdagsa at pag-iral ng iba't ibang problema na nakakasira sa pasahod at sa kinikita at kalagayan ng uring manggagawa, dapat kumilos agad, no? Yung bang, pero importante na may sapat na gabay pamumunuan ng kilusang paggawa pero para mas malalim at matibay ang pundasyon ng pagkikibaka ng uring manggagawa, kailangan may mga regular na pag-aaral, no? Ang sinasaklaw na pag-aaral yan ay kabuuan ng MLM, no? Yung tinitingnan, kailangan magpapakahusay sa teorya at pagsapul sa linyang pampolitika, pag-intindi ng political economy, at kailangan natitiyak ko anong gagawin, tungkulin, isasagawang tungkulin sa pakikibaka para sa mga karapatan at interes ng uring paggagawa at para sa sambayan ng Pilipino laban sa mga nakikinabang sa neoliberalismo tulad ng imperialismo at itong mga puppet nilang malaking komprador at mga asendero at mga burokrata kapitalista. So ano yan? May dalawang tungkulin. May tungkulin ng pag-aaral ng malawakan at siyempre may mga masinsinang kurso na dapat isagawa, no? Samantalang sinasagawa mo ang malawakang pag-aaral na madaling isagawa at madaling maunawaan ng masa ng uring manggagawa. At yung pagkatapos, kasabay niyan, kumilos laban sa kabila, proseso ng class struggle, kailangan kinaharap agad ang mga burning issues tungkol sa mga konsekwensya, mga masamang konsekwensya ng neoliberalism. Anong ibig sabihin niyan? Consequences. Kawalan katiyakan trabaho. Kung ka may trabaho man, mayroong short term 5 months, series of 5 month contractualization, no? Pagkatapos yung magka-epidemia, no work, no pay, mga ganoon. Patapos may pangakong ayuda, wala naman, no? Ang ayuda para sa malalaking kapitalista. Maraming issue na kagyat na kaagad-agad na harapin. Okay po, marami pong salamat. At may huling-huling question na lang po talaga, no, mula po kay Katrina Jansson mula sa Depend Job Philippines. Ito po yung kanyang katanungan. Sa nalalapit na huling sona ni Pangulong Duterte, paano niyo po ihahanay ang panawagang dapat ipanawagan ng uring manggagawa ngayong panahon ng pandemya ayon sa prioridad, taktikalidad at batik sa bigat ng mga usapin? Partikular ang mga usapin sa sahod, trabaho at ayuda para sa manggagawa at mamamayan. Yan na po yung huling katanungan namin. Dapat gumawa ang kilusang paggawa ng mga pahayag sa pamamagitan ng publikasyon at sa pamamagitan ng kilos masang pamprotesta, no? Para ipagumiit
ang mga dapat gawin, no? Siya'y kabubuti ng uring manggagawa at ng buong bansa, no? At malantad ang katangian nitong Duterte, itong mga puppets sa ilalim ng patarakaran ng neoliberalismo. Dapat patunayan na mali ang sinasabi ni Duterte sa kanyang sona at yung mga ginagawa niya ay labag sa interes ng sambayanang Pilipino at lalo na sa mga anak pawis. Sa panahon ng pandemya, napaka-brilliant yung ano, naisipan yung ano, community pantry. Yung pala, yung karaniwang tao na ang tutulong sa mga karaniwang tao rin na mas mahirap at na walang kakayahan na magkaroon ng ano, basic needs. Dito nalalantad kung gaano kabulok itong ano, sistema sa Pilipinas. Nalalantad yung ano, yung injustice na ano, gagawa ng pangako na may ayuda, may tamang paglaban sa COVID, etc., etc. Pagkatapos naman ang inatupag yung pagnanakaw, no, sa ngalan ng epidemya ng pandemic, kung ano-ano yung ilinulusot, no, sa pangungurakot, no. Hindi ba kitang-kita yung pagnanakaw nila ng 15 billion pesos sa PhilHealth, yung pang-dolomite scandal, inatupag pa yung ano, yung pagpapaputi daw ng ano, ng bits sa Manila Bay, mga ganon. At yung mga bayanihan 1, 2, and 3, yung umaabante yung bilang ng bayanihan, pero walang natatanggap ng mga tao na ayuda. At walang tigil yung ano, pagkatapos pinakamasama, ginamit pang pandemya para i-railroad yung lentik na ano, anti-terrorism law. Ngayon ang kung bakit yan ay i-railroad, ginawang batas, dahil sa sandata na naman ni Duterte yan para mapatupad yung ambisyon niya maging pasistang diktador, at yung mga kinukurakot niya ay ano, hindi mahahabol ng masa, at yung tinitiyak niya rin na siya may impunity, yung hindi na siya pwedeng iharap sa pipigilin niya yung pagharap niya sa International Criminal Court o sa People's Court o sa anumang huskado sa Pilipinas kung sakali ang magbago ang gobyerno at kung ano naman. Pero siguro hindi niya malulusutan yung People's Court ng kilusang revolusyonaryo. Kaya bumili yan ng eroplano na napakalaking halaga para meron siyang masasakyang kagad, no? Papuntang China siguro. Dahil marami siyang deposito sa Canton at Shanghai, no? Na mga kinurakot niya, hindi lamang sa mga kontrata with Chinese corporations, pati yung mga ninanakaw sa gobyerno. Kaya ano yan, siya ay nagtitiwala sa sarili niyang pagkakaroon ng mga instruments of force para ano, mapigil yung paghabol ng masang Pilipino sa kanya. Dahil ano yan, siguro hindi siya makaasa sa US na i-helicopter siya tulad ni Marcos nung last days ni Marcos sa Pilipinas, ang US ang nag-helicopter. Ngayon naman tong Duterte naman bumili na ng ano, ng mahal na eroplano para siya na yung sa sarili niyang pamamaraan na makalipad at makaiwas sa ano sa hustisya sa Pilipinas.
Marami pong salamat ko, Kajoma. No? Bago ko po kayo hingian ng huling pananalita at reaksyon, gusto ko po munang magpasalamat sa bumubuo ng webinar na ito. Siyempre, pangunahin sa aming kapartner na paaralang Crispin Beltran, kay Mong Palatino sa kanyang opening remarks, kay Ka Jerry para sa kalagayan ng mga manggagawa, at sa akin pong naging co-host ngayong araw na si Ka Boyeng Samonte. Ayun po, Ka Joma, para po sa huling pananalita, ano po yung naging reaction nyo sa ating talakayan ngayong araw? Kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagsagot po ng aming mga katanungan. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pinuno ng bayan, Metro Manila, Kilusang Mayo 1, sa mga kasama sa paralang Crispin Beltran at paralang JMS sa pagkakataon na ako ay makatugon sa mga tanong at siyempre nagpapasalamat tayo lahat sa mga tagapakinig ang tagapakinig dito sa ating webinar. Maraming salamat at pulang saludo. Pulang saludo. May announcement lang din po si Max. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagpunta sa atin. Ano na yan? May gusto pong sabihin sa atin si Max, sinaayos. Dali, maraming salamat sa pagpunta. Nag-e-echo. Binalang mo sa salita. Okay na. Try mo na ano, naka-headphone, Max. Para hindi mag-feedback. Sige. Ano, Max? Okay na? Okay na. Nakailang beses na kung webinar na tayo, nag-e-echo ng ganito. Sige, maraming salamat sa pagdulo, no? Magkakaroon tayo ulit ng webinar sa UPGMS. Yun, ano bang pinagdiriwang natin? O hindi pinagdiriwang? Yung araw ng pagkakalayaan. Kaya ang ating katalakayan doon ay sa ilang national liberation movement na mayroong pagdiin sa ating pagkakaroon. At may mahalaga po akong may mahalaga po tayo pangyaya. Ito po gaganapin. Ito po sa darating na next Sunday o sa sunod na linggo, magkakaroon po tayo ng webinar sa partner po ang Paralang JMS dito po sa launching ng libro ni Ka Joma on culture, art, and literature. Yun po. Maraming salamat po. Magkita po ulit tayo, no, sa mga susunod pa pong sesyo ng Paralang JMS. Sige ko na po para hindi na po mag-echo. Maraming po salamat. Maraming salamat sa mga participant. Galing ng all UP workers at sa iba pa ng mga kasama. Okay, salamat din. Maraming salamat. Salamat po. Yes, guys. Ay, Max, pwede ba kahingi ng recording nito?
Sige, kaboboy, sige na pag ano, pagpadala na lang ako, no? Pag nagano. Okay lang. Kaboboy. Okay daw po, kaboboy, magpapadala ng kopya. Okay, sige, salamat ha, oh. Okay. So, magpapakilala ko sa inyo yung apo nyo. Pwede na po tayong mag-leave sa Zoom. Tapos na po ang ating talakayan. Medyo may okay. Tignan po nyo si Jeffrey Season. Maraming salamat po. Pakita ko sa inyo kayo ang sinyo ko. Si Jeffrey Season. Jeff, pakita ka. Tapos si Jeffrey Season. From Pangasinan. From Pangasinan. Sige. Oh, sige. Okay. Salamat po.